Wala pang ako pa lang. Magandang gabi po sa bawat isa. Bago po mag-start, gusto ko pong batiin yung mga nanonood na ng mga kasama natin. Titingnan po natin kung sino yung mga early bird natin. Parang mayroong prize pag may early bird. Okay, hindi ko po nakikita kung sino-sino. Okay, pagbabalik tanaw po natin ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sa loob ng 16 na taon na ibinigay niya dito sa Church on a Hill Christian Community, na kung saan ang mission po natin, we are committed to honoring Christ's commission. Ang bawat isa, ang lahat ng gagawin, lahat ng mga activities, lahat ng mga plans, towards in missioning, in reaching out other people. Dahil sabi nga sa Matthew 28, go therefore and make disciples of all nations. Yun po ang battle cry ng ating church, ng Church on the Hill Christian Community, na kung saan ito yung naging rason kung bakit ba nagkaroon tayo ng araw-araw na Bible study, araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos, dahil alam namin, especially nowadays na sa mga nangyayari, ito po yung talagang kailangan natin. At we could reach out more people. We could reach out yung mga kaibigan nyo, kapatid nyo, kamag-anak nyo, mahal nyo sa buhay. At we are encouraging everyone na gusto nyo ba mawin sila? Gusto nyo ba ma-sharean sila ng gospel? Simpleng-simple po ang gagawin natin. Maging partner kayo by sharing this Bible study, this FB Live sa inyong mga kaibigan. Marami na pong naging patotoo na actually hindi po namin sila kakilala, we are not connected with them, pero na-reach out po sila dahil mayroong isa lang na naka-attend, dahil sinare lang sa kanya, at siya sinare na uli niya, tapos yung sinare niya, nag-share na uli. Kaya marami po tayo dito sa Bible study natin. Hindi po para sumikat tayo, kundi para ma-reach out natin yung mga tao. Ito po yung layunin ng CHCC. Kaya inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating Zumbahan sa Sunday, sa pagbabalik tanaw ng kabutihan at katapatan ng Panginoon. Kahapon, nag-introduce si Pastor regarding sa Beatitudes. Sermon on the Mount, na kung saan si Jesus ay nangaral, nagturo dun sa umakyat pa siya ng bundok at dun siya umupo at nagturo sa maraming tao. At sa napakaraming tao noon, napakaraming crowd noon. Ang tanong nga ni Pastor, sana kung tayo yung isa sa crowd, ano kaya ang makikita natin habang nagtuturo si Jesus? At sa dulo ng kanyang preaching nga po, yung mga crowd, nakita nila yung authority ng ating Panginoong Jesus. Sana po tayong lahat ngayon sa pag-aaral natin ang salita ng Diyos, makita natin, maramdaman natin kung ano yung power. Yung authority kasi may power eh. Kung ano yung authority na ibibigay sa atin ng Panginoon ngayon, maramdaman natin na yung authority niya to heal not only our sickness, but to heal the broken relationship, to heal our emotion. Napakarami pong ipapakita sa atin ng Panginoon sa ating pagpapatuloy na pag-aaral. Ngayon po, habang marami na po tayo, we are already 22, pwede na po tayo mag-start sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Awitin po natin yung fall.
my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life. I want to live for you, my Lord. Fall on us, Lord. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, Spirit, come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you. So I yearn for you, long to see. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Fall Lord. Holy Spirit, come in power, Lord. Come to us, Lord God. Move in our lives, Lord. Move in our hearts. Panginoon, ngayong gabi, lumalapit po kami, O Diyos, na may pagpapakumbaba sa iyong harapan. Linisin mo po kami, Panginoon, at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya. Open our hearts and our minds to receive your words, to receive your message, Lord.
At nawa hindi lamang namin tanggapin yung mga salita mo ngayong gabi, kundi kami ay tumugon, Panginoon, sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan na mag-obey kung ano ang gusto mong gawin namin. Makita namin ngayong gabi yung authority mo, Panginoon, ng iyong mga salita na ipapahayag ngayong gabi. May your anointing be with your servant and your anointing to all of us to receive your words with clarity, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Good evening, mga kapatid. Nako, heto na naman tayo. At patuloy tayong binibiyayaan ng Diyos araw-araw. Tunay po na isang malaking pagpapala po mula sa Panginoon na tayo ay may buhay, may kalakasan, at may pagkakataon na makilala siya at malaman ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Ito pong mensahe na ibabahagi ko sa inyo ay na-share ko na kanginang hapon doon sa aming mga teachers dito sa GenX. At ako po nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin na maibahagi ko rin ito sa kanila. Alam niyo po, I came to realize na during this pandemic, one of the challenges is the mental health issues of the people. Ito ro po yung isang malaking hamon sa atin na hinaharap. Hindi lang yung sakit mismo ng virus, kundi yung mental health, yung effect sa mental health ng isang tao, itong pandemic na ito, na kung saan, yun nga po, people are becoming upset, worried, fearful. At dahil po sa pangyayaring ito, people tend to show lack of patience, lack of understanding with other people. That leads to, yun nga po, yung jealousy, kuminsan, yung anger, yung hatred, yung insults, and even to the point of committing murder. Ngayong gabi, totoo po yung sinabi ni Sister Olive. Nakita po natin kagabi na si Jesus, hindi lang siya nagtuturo, hindi lang siya nangangaral, kundi siya po ay nagpapagaling ng mga may sakit. Yung sakit po na tinutukoy dito, hindi lang po physical, kung hindi even yung ating mga brokenness, yung ating mga broken relationships. Yun po yung isa sa effect kung minsan nung mga challenges na dumarating sa buhay natin, bunga ng pandemic, na kung saan, yun nga po, nararanasan ng mga tao yung hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng tampuhan, awayan. Kaya nga po sa gabing ito, minabuti ko po na unahin po natin yung isang paksa na binigyang diin ng Panginoon. Ito po'y bahagi pa rin doon sa Sermon on the Mount. Okay? Pero hindi po natin sisimulan doon sa Beatitude. Simulan po natin doon sa Matthew chapter 5, verse 21-26. Sige po, buksan po ninyo yung inyong mga Biblia sa Matthew chapter 5, 21-26. At ang title po, o ang paksa po na pag-uusapan natin ngayong gabi ay Be Reconciled. No? Be Reconciled. Ang pakikipagkasundo. Kinakailangan nating magkasundo. Yun po yung ating topic sa gabi na ito. So, babasahin ko po sa Tagalog, Matthew chapter 5, 21-26. Sundan po ninyo ako sa inyong mga Biblia. Alam ninyo ang inuutos sa mga tao noong araw. Huwag kang papatay. Paparusahan ang mamamatay tao. Subalit, sinasabi ko sa inyo, ang nagagalit sa kanyang kapatid ay hahatulan sa hukuman.
Kapag tinawag mong hangal ang iyong kapatid, mananagot ka sa mataas na hukuman. At kung tinawag mo siyang ulol, mapupunta ka sa apoy ng impyerno. 23. Kaya, kung habang naghahandog ka sa dambana sa templo, ay naalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid. Iwanan mo ang iyong handog sa harap ng dambana, makipagkasundo ka muna sa kanya, at saka ka maghandog sa Diyos. Kung ibig kang ihabla ng iyong kagalit, makipag-ayos ka kaagad sa kanya habang wala pa kayo sa hukuman. Kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom at ipakukulong ka naman ng hukom. Tapat kong sinasabi sa iyo, hindi ka makakalabas hanggat hindi mo nababayaran ang buo mong utang. Pagpalain ng Diyos yung kanyang mga salita. So, gaya nga po ng aking binanggit, ang ating topic ay pinamagatan pong be reconciled. Okay? Now, sisimulan po natin yung ating pag-aaral sa pamamagitan ng aalamin muna natin yung formula ni Matthew. Paano niya in-arrange yung kanyang materials na ibinahagi dito sa kanyang ebanghelyo. Okay? Dito, makikita po natin, meron pong anim na formula itong si Matthew, na kung saan binanggit muna niya yung particularly yung verse 21, sabi ron, alam ninyo ang inuutos sa inyo ng tao, alam ninyo ang inuutos sa mga tao noong araw. Okay? Verse 22, subalit sinasabi ko sa inyo. So yun po yung dalawang statement na laging paulit-ulit na binabanggit dito ni Matthew. Actually, anim na beses po na binanggit ni Matthew yung formula na yon na alam ninyo ang inuutos ng mga tao noong araw. He was referring to the Old Testament commandments from the law of Moses. Laging may quotation mula sa lumang tipan. Subalit, si Jesucristo ay kanyang nililiwanag kung ano ang ibig sabihin nung utos na binanggit ni Moses. So, binigbigyan po niya ng bagong meaning yung mga itinuturo niya tungkol sa mga batas na inutos ni Moses in the Old Testament. Okay? So, simulan na po natin. So, babasahin ko muna yung verse 21. Sabi dito, you have heard that the ancients were told, you shall not commit murder. Okay? And whoever commits murder shall be liable to the court. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, yung first statement, you shall not commit murder, hinango po yun sa Exodus 20 verse 13. Bahagi po ito nung Ten Commandments na kung saan sabi ron, you shall not commit murder. Kinote po ni Matthew yung sinabi ng Panginoon mula sa Ten Commandments. So si Jesus, okay, si Jesus, kinote niya yung Law of Moses mula dun sa Ten Commandments. The fifth commandment, which says, you shall not commit murder. Yung pong second statement, whoever commits murder shall be liable to the court. Ito naman po ay hinango ni Jesus sa Exodus 21 verse 12. Ito po kasi yung tinatawag na the penalty of murder. Okay? Hahatulan o paparusahan ang mamamatay tao. Whoever strikes a man so that he dies shall be put to death.
So makikita po natin, ito yung keynote ng ating Panginoon mula sa sulat ni Moses doon sa Book of Exodus. Exodus 20 verse 13 and Exodus 21 verse 12. Pero mapapansin po ninyo mga kapatid, sabi dun sa verse 21, whoever strikes a man so that he dies shall be put to death. Okay? Kapag pag ikaw ay pumatay ng tao, ikaw ay paparusahan ng kamatayan or tinatawag na death penalty or capital punishment. So tandaan po ninyo yun, no? Na pag ikaw ay pumatay, ikaw ay hahatulan o paparusahan ng kamatayan o tinatawag na death penalty or capital punishment. Ngayon, mga kapatid, siguro sinasabi ng ilan sa atin, wala akong pinapatay na tao. I'm not committing any murder. I did not kill anyone. Wala akong napapatay pa ng mga tao. And I am not breaking the fifth commandment. Wala akong nilalabag na batas kasi wala naman akong napapatay na tao. Subalit, mga kapatid, dito natin makikita yung tinatawag na antithesis ng ating Panginoon. Pag sinabing antithesis, anti, it seems, yung po, ang ibig sabihin po nun ay contradicting, okay? A statement that contradicts or depart from the opinion of a recognized authority. So, si Jesus, it seems, he is contradicting something based dun sa explanation or alam nyo po kasi ang background po nito, yung pong Hebrew Bible, binabasa at ine-explain ng mga rabbi during that time sa mga temple, sa mga synagogue. Pero yung explanation nun, mukhang si Jesus, hindi siya in conformity. Meron siyang, he brings new interpretation of the will of God doon sa mga salita na binasa doon sa lumang tipan. So, dito po makikita natin, si Jesucristo ay parang meron siyang bagong interpretation doon sa mga paliwanag ng kanilang mga existing rabbi. Kaya nga sabi sa verse 22, look at your Bible, subalit, okay, sinasabi ko sa inyo. So dito makikita natin si Jesus, meron siyang ibang paliwanag tungkol sa ibig sabihin nung mga naunang ipinangaral sa kanila ng mga rabbi. Sabi niya, verse 22, but I say unto you that everyone who is angry with his brother shall be guilty. Basahin ko sa Tagalog, ano? Subalit sinasabi ko sa inyo, ang nagagalit sa kanyang kapatid ay hahatulan sa hukuman. Subject to judgment. Okay? So kung ikaw ay may galit sa iyong kapatid, nagagalit ka sa iyong kapatid, ikaw ay hahatulan sa hukuman. So dito makikita natin, mukhang hindi lang po yung pagpatay. Okay? Hindi lang yung pagpatay o to kill someone. Kung hindi yung galit, dito binigyan ng emphasis ni Jesus, yung galit mo sa iyong kapwa o lalong-lalo na sa iyong kapatid, sabi niya, ang nagagalit sa kanyang kapatid ay hahatulan sa hukuman. Medyo mabigat yung salita ni Jesus, ano? Dito, hindi lang yung physical
death o physical killing, kung hindi yung galit pa lang, ay hahatulan ka na sa hukuman. Now, to be consistent dun sa sharpness of antithesis, kung tutusin, hindi lang po hahatulan sa hukuman dapat yung pagkasalin dito. Dahil hinango nga dun sa Exodus 21 verse 12, ang tama pong explanation dito mga kapatid, kung ikaw ay nagagalit sa iyong kapatid, hahatulan ka ng kamatayan o death penalty. Kung gusto nating maging consistent doon sa sharpness nung tinatawag na antithesis. So, dito po natin makikita si Jesus, binigyan po niya ng equal footing o equal level o same level yung murder and anger. Okay? So, bakit kaya? Bakit hinighlight ni Jesus yung anger parallel doon sa murder? Kasi po yung anger, mga kapatid, has the potential of long-term destruction if left unchecked, no? Kasi po yung galit, tinutukoy dito yung angry with his brother. Meaning, nagagalit ka sa iyong kapatid, sa kapwa mo mananampalataya in the Christian community. And dito makikita natin, sabi pa rito, in-explain pa ni Jesus, kapag tinawag mong hangal ang iyong kapatid, ano mangyayari? Kapag tinawag mo hangal ang iyong kapatid, mananagot ka sa mataas na hukuman. At kapag tinawag mong ulol, mapupunta ka sa apoy ng impyerno. Sa English po, whoever says to his brother, you are good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, you fool, shall be guilty enough to go into the fiery hell. If you will notice, mga kapatid, no? Kung meron kang gagawing masama laban sa iyong kapwa o sasabihin masama laban sa iyong kapwa, you are liable to judgment. May kaparusahan lagi kung ikaw ay magsasalita laban sa iyong kapwa. It will bring judgment before men and before God. Dito po makikita natin, no? Pinaghiwalay pa. Yung sabi rito, kapag tinawag mong hangal ang iyong kapatid, mananagot ka sa mataas na hukuman. That's for one. At kapag tinawag mo siyang ulol, mapupunta ka sa apoy ng impyerno. So dito, pinakikita po mga kapatid na talagang you are liable to judgment if you threatens yung iyong kapatid. Meron kang pagbabanta o masamang sinabi sa iyong kapatid. Now, gusto ko pong linawin mga kapatid kung bakit inugnay ni Jesus yung murder at anger. Ano bang connection nung murder at saka ng anger? So, hindi po sinasabi ni Jesus na kung ikaw ay may galit o puot sa iyong puso, ikaw ay hahatulan ng kamatayan. Hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus. Ang ibig sabihin po ni Jesus, kung bakit ipinagbabawal niya yung galit sa iyong kapwa, kasi po, but he means that killing and murder have their origin in anger and hatred that in their minds a process begin which may end in murder. Meaning to say, mga kapatid, Jesus is dealing with the root cause of murder. Saan ba nagsisimula ang pagpatay? Bakit mo ba, yung lalong-lalo na ito yung premeditated murder? Nagsimula po yung murder sa anger. Naggalit ka muna. Kaya nakuha mong patayin yung iyong kapwa.
anger, hatred, nagsimula kang magtanim ng puot, ng galit sa iyong kapwa, kaya mo nakuhang mapatay. So dito, makikita natin, maganda yung mga halimbawa sa lumang tipan, no? Si Cain at saka si Abel, no? Si Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel dahil sa galit niya. Okay? Basahin po ninyo yun sa Genesis chapter 4. Makikita natin ang root cause kung bakit pinatay niya si Abel. Sapagkat handun yung kanyang galit sa kanyang kapatid. Dahil pinaburan yung hain ni Abel at yung kanya ay hindi. Another example, mga kapatid. Sa panahon po ni Joseph, yung kanyang mga kapatid, di ba? Joseph the dreamer. Yeah, Joseph the dreamer. Sa Genesis 37 hanggang Genesis chapter 50, makikita po natin yon, na kung saan yung mga kapatid ni Joseph nagtanim ng anger, hatred, and jealousy to the point na ipinapatay nila o tinangka nilang patayin si Joseph hanggang sa ibinenta na lang nila sa mga traveling Midianites. Now, dito mo natin makikita kung bakit dinil ni Jesus yung cause ng murder. Hindi lang yung actual na pagpatay ang ipinagbabawal ni Jesus. Ipinagbabawal din ni Jesus yung magalit ka sa iyong kapwa, magalit ka sa iyong kapatid. Dahil alam ni Jesus, pag yung galit na yon ay hindi mo na-control, it can lead you to sin. And it can lead you to commit murder. So dito makikita natin, mga kapatid, si Jesus, tin-raise niya yung ugat ng murder or yung pagpatay. Okay? Na kung saan ito ay nagbubunga, nagsimula lamang sa galit, sa puot, sa jealousy, sa insult. Nagsimula lang yan sa ganun hanggang sa, dahil sa galit, hindi na control, nauwi sa pagpatay. So dito makikita natin, Jesus not only sets a prohibition of murder and prohibitions of anger, pero makikita natin dito sa ating text, si Jesus, he is also promoting reconciliation. Okay? Para sa kay Jesus, para makontrol mo yung galit at hindi na umuwi sa murder, nagbibigay si Jesus ng alternative. At ano yung kanyang alternative? Reconciliation. Dito po makikita natin sa verse 23, nagkwento ang ating Panginoon. Sabi niya, kaya, kung habang naghahandog ka sa dambana sa templo at naalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana, makipagkasundo ka muna sa kanya at saka ka maghandog. So dito, makikita natin, naalala nung offender, naalala nung taong maghahandog sa templo na merong taong may hinanakit sa kanya. Lalong-lalo na yung kanyang kapatid. Sabi rito, no? Kung habang naghahandog ka sa dambana ng templo, naalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, ano ang dapat mong gawin? Abay, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana, makipagkasundo ka muna. So he has to make the first move. Yung offender, naalala niya na merong taong may hinanakit sa kanya, maybe nasaktan niya yung kanyang kapatid. Abay, sabi ng banal na kasulatan, he has to make the first move. He must go and restore peace. In other words, be reconciled. Yun ang po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Be reconciled. Okay? First, be reconciled
to your brother. Only when this has been done, you can go and offer your gift properly. Kung nagawa mo na na ikaw ay pumunta doon sa kapatid mo na may hinanakit sa'yo, at nagawa mo na na ikaw ay makapagkasundo sa kanya, doon ka lamang pwedeng bumalik sa Panginoon upang ibigay mo yung iyong handog sa dambana. So dito po natin makikita, mga kapatid, na mahalaga yung ating vertical relationship with one another. Bago tayo maghandog sa Diyos, situate na meron tayong maayos na relasyon sa ating kapwa. Kaya nga dito, pinakikita po rito, mga kapatid, na walang saysay yung paglilingkod mo sa Diyos. Walang saysay yung ginagawa mong ministry. Yung ministry mo sa Panginoon, walang halaga yung ministry mo sa Panginoon kung hindi maayos yung iyong pakikipag-ugnayan sa iyong kapatid. Now, dito makikita natin, si Jesus, hindi niya ini-endorse yung sacrifice, yung bang bumalik ka dun sa ritual na magsasacrifice ka. That's not the point. The point here is Jesus is reinforcing the importance of reconciliation. Okay? Nire-reinforce niya yung kahalagahan ng pakikipagkasundo dito sa kanyang aral. At dito, makikita natin, si Jesus, nagturo po siya ng isang parable. Actually, yung verse 25 is a parable. A short parable. Okay? Or a short story as well. Sabi rito, another story ng ating Panginoon. If you will notice, si Jesus, ha, nagbigay pa ng, nagkwento pa siya. Sabi niya, kung ibig kang ihabla ng iyong kagalit, okay, makipag-ayos ka kaagad sa kanya habang wala pa kayo sa hukuman. So sabi sa English, no, make friends quickly. In other words, make friends as soon as possible. Settle your disputes as soon as possible with your opponent at law. Okay? While you are with him on the way. Meaning, as much as possible, okay? As soon as possible, while there is time, we need to seize the moment. You grab the opportunity to be reconciled. Dito binigyan diin ng ating Panginoon yung kahalagahan na makipagkasundo ka kagad. Huwag mo nang patagalin, no? Kung iyong patatagalin, eh kung makarating sa korte, sabi rito, tuloy natin yung basa, kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom at ipakukulong ka naman ng hukom. Tapat kong sinasabi sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang buo mong utang. So dito makikita natin, mga kapatid, na while there is time, as soon as possible, we have to seize the moment. Kung hindi po natin yung gagawin, otherwise, God will condemn you at the last judgment. Kaya nga sabi sa verse 26, truly I say unto you, you will not come out of there until you have paid up the last cent. Naalala ko tuloy bigla yung naging aral ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 26. Ephesians chapter 4, 26 and 27. Sabi ron, be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger
And do not give the devil an opportunity. Sabi ni Pablo, be angry. Actually, yung ikaw ay magalit, actually it is natural, okay? Ito po'y expressions of human emotion, di ba? Pag nagalit ka, merong dahilan kung bakit ka nagalit. Pero, sabi ni Pablo, kung magagalit ka, huwag kang humantong sa pagkakasala. Do not sin. Pwede kang magalit, pero tiyakin mo na hindi hahantong sa pagkakasala yung galit mo. Kaya nga, don't let your anger lead you to sin. And then sabi pa niya, do not let the sun go down on your anger. Sa Tagalog, huwag mong antayin lubugan ng araw ang iyong galit. Ibig sabihin, do not harbor, no? Do not prolong or do not keep on your anger or do not dwell on your anger. Hindi yan nakakatulong kung patatagalin mo yung galit mo. Why? And then sabi rito, and do not give the devil an opportunity. The word opportunity could also mean stronghold or jurisdiction. Parang sinasabi ni Paul dito, kung yung galit mo, magdudwell ka dun sa galit mo, binibigyan mo ng opportunity, binibigyan mo ng pagkakataon na magkaroon ng jurisdiction sa buhay mo ang kalaban. Kaya nga, the main thought dito sa puntong ito, mga kapatid, yung galit mo, kontrolin mo na kung saan the solution na ipinuprovide ng banal na kasulatan is upang hindi na humantong sa pagkakasala hanggang sa kung ano pang masabi mo, kung ano pang magawa mo, as soon as possible, makipag-reconcile ka muna. Be reconciled. Lalong-lalo na kung ang nakaaway mo o nakagalit mo ay yung kapatid sa Panginoon. Bilang member ng isang community, Christian community, be reconciled. Now, siguro iniisip nyo, ang hirap naman. Ang hirap ng pinagagawa ng ating Panginoon sa kanyang aral na ito. Pero kung babalik po tayo dun sa verse 20, atras po tayo ng konti, isang talata na lang po tayo. Sabi sa verse 20, sinasabi ko sa inyo, malibang mahigitan ninyo ang kabutihan ng mga pariseo at mga iskriba, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So kailangan nating masurpas yung righteousness ng mga religious leaders, ng mga iskriba at pariseo. Probably sila yung tinutukoy dito na mga tagapagturo na binigyan ni Jesus ng ibang meaning o ibang interpretation yung sinasabi ng mga iskriba at mga pariseo. Kaya nga, sa gabing ito mga kapatid, no? Ang dalangin ko sa Panginoon, especially ngayong pandemic na ito, I know, maraming tinuturo sa atin ang Panginoon ngayong pandemic na ito. Hindi po ito ang tamang panahon na tayo ay magtanim ng galit sa ating kapwa. Hindi ito ang tamang panahon din para tayo mapuot sa ating kapwa. Hindi rin ito ang tamang panahon para tayo ay manakit o maliitin o insultuhin ang ibang tao. Hindi po yun nakakatulong sa panahong ito. Sa halip, kung kayo man ay may samaan ng loob, ang tinuturo pa rin ng banal na kasulatan, makipagkasundo kayo. Huwag niyong antayin lubugan pa ng araw ang iyong galit. Huwag niyong bigyan ng puwang
ang kalaban, ang masama, ang demonyo sa buhay natin na tayo ay kanyang madaya at masingitan. Sa halip, makipagkasundo tayo agad, no? Yun po yung maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan dito sa Sermon on the Mount na ito. And sabi ko nga sa inyo kagabi, naway buksan ng Panginoon ang ating mga puso at isipan. Isipin natin, isa tayo sa mga crowd na nakikinig habang itinuturo ng ating Panginoon itong mga aral na ito. Probably kayo rin. Meron kayong naalala. Kayo ang nakasakit sa kanyang kapwa. O kayo yung nasaktan. Ang maganda pa rin po rito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, makipagkasundo ka sa kanya. Yung pa rin po ang solusyon upang hindi ka magalit, hindi ka magtanim ng galit, hindi ka magtanim ng puot, hindi ka magtanim ng masasakit na salita sa iyong kapwa. Makipagkasundo ka muna. I think this is the message of the Lord for all of us. Mahirap naman po na baka hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit dahil meron tayong sama ng loob. Hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit dahil punong-puno tayo ng puot sa ating mga puso. At yun ang magiging dahilan kung bakit hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, we thank you for your word. Sa tulong at kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, O Diyos, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na maisabuhay ang iyong mga salita. Tulungan mo kami na isagawa na makipagkasundo muna kami sa mga taong may hinanakit sa amin, Panginoon. Sa gayon, O Lord, kalugdan mo at tanggapin mo yung mga hain namin na paglilingkod para sa iyo. Lord, this evening, through the power of your Spirit, continue to speak to us. Lead us and guide us. Search our hearts, Lord. If there is any iniquities sa puso namin, sa buhay namin, humingi kami ng tawad at tulungan mo kaming magpatawad doon sa mga taong nakasakit sa amin. Lord, salamat po sa gabing ito. Patuloy kaming dumudulog sa inyo sa gabing ito, Panginoon. Patuloy naming idinadalangin na kumilos yung banal mong Espiritu sa aming mga buhay, O God. Nais ka naming sambahin. Nais naming ibigay yung aming papuri at pagsamba sa iyo. So we sing this song, Paul. Consuming love.
Panginoon, sa gabing ito, nais po din naming idalangin yung mga broken relationships namin. Unang-una sa loob ng aming mga tahanan. Panginoon, continue to restore us, O Lord. Imend mo yung mga broken relationships sa loob ng mga tahanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng genuine reconciliation sa loob ng aming mga kanya-kanyang mga tahanan. Hindi lang po sa mga tahanan, O Lord, even sa mga simbahan, O God. Kung meron mang hindi pagkakaunawaan, mga hinanakit, mga bagay na naging dahilan ng tampuhan, Panginoon, dalangin ko po sa mga oras na ito, sa mga simbahan, magkaroon po ng genuine reconciliation. Ganun din, O Lord, sa mga tanggapan, sa mga opisina, sa mga establishment, sa mga kumpanya. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, maghari ka sa mga tanggapan, O Lord, sa mga company, sa mga establishment, O Lord, sa mga trabaho, Panginoon, sa mga lugar ng kanilang pinagtatrabahuhan, Panginoon, magkaroon ng kaayusan. Ganon din, Panginoon, sa aming pamahalaan. Punong-puno ng galit, insulto, pagkapuot, mga masasakit na mga salita ang aming pong naririnig ngayon, lalo na malapit na po ang election, O Lord. Nagkakaroon ng rivalry sa iba't ibang mga factions, O God, sa aming bansa. Dalangin po namin, mag-intervene po kayo, Panginoon. Kumilos po kayo sa aming bansa, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan. Sa gayon, O Lord, maging kalugod-lugod sa iyong harapan ang aming paglilingkod, O God. Nawa, maging instrumento mo ang bawat isa sa amin ng reconciliation, hindi ng division, hindi ng faction, O God, kung hindi ng unity, O Lord. Tulungan mo po kami, O God. Salamat po sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ipo, dadako tayo sa ating kikibahagi sa banal na hapunan. Panginoon, sa gabing ito, hindi lamang naming inaalala yung iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Na dahil sa iyong kamatayan, Panginoon, na-reconcile din kami sa Diyos, O Lord. Ikaw ang naging tagapamagitan namin. Kaya, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong ginawang sakripisyo dahil ikaw ang namagitan upang ma-reconcile kami sa Diyos. Bagamat kami dating makasalanan, dating hiwalay sa iyo, ngunit napalapit kami sa Diyos dahil sa ginawa mong sakripisyo. Mga kapatid, muli tayong kumain ng tinapay. Sumasagisag sa katawan ng ating Panginoon, tanda ng ating pagkilala sa kanyang ginawang sakripisyo para sa atin. Amen. Sinelyuhan ng Diyos ang kanyang pakikipagkasundo sa atin at ito ay pinagtibay niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Panginoon, sa gabing ito, muli kaming iinom ng grape juice na ito, sumasagisag sa iyong banal na dugo. Tanda ng aming pagkilala at pagpapasalamat sa iyong ginawa na sakripisyo at pagbubuhos ng iyong sariling dugo para sa aming kaligtasan, para sa aming kaugnayan sa Diyos na manumbalik. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Amen. Yan, maraming salamat po. Indeed, let us be reconciled to other people. Maaring sabihin natin na hindi natin kaya, wala tayong lakas ng loob, pero with the power of the Holy Spirit and by the grace of God, we can do all these things. Hindi sapat yung nakinig lamang po tayo. Dito po natin makikita kung doon lang natin mag-gauge kung may natutunan pa tayo, kung ia-apply po natin ang lahat ng ating narinig. Amen. Maraming salamat for joining us tonight.
Hello, Sister Dayanara Sibayan Mendoza, Rosalie Ancheta, Lily Salanga. I think mga first timer to. Welcome po sa ating Bible study. Sister Rodora Grace Rimas, kasama ang kanyang asawa na si Waldo at si Yuri na kanilang anak. Sister Fe Santos dyan sa Hagunoy. Marami po tayong mga hindi nakasama ngayong gabi dahil nag-chat sila na wala pa raw kuryente. Parang laging nawawalan ng kuryente bandang Palmera, Bulacan. Sister Paz Daulayan, marami pong salamat. Ate Evelyn and Kuya Obet, hello po. Sabi ni Sister Paz Daulayan, I am so blessed every 8 o'clock devotion and Bible study natin. I don't want to miss it daily. Amen, amen, amen. Sister Josepa Kulanay, Sister Violeta Virtusio na taga Batangas, marami pong salamat. Sister Justa dyan, Kuya Bobby and Ate Percy Gonzalez, Tito Ben and Tita Judy, marami pong salamat sa bayabas pala na pinadala niyo sa akin. Nakakalimutan ko. Thank you, Tita Judy, for your sweetness. Sister Melody Lanusa at ang mga kasama niya na sila, basta yung mga Lanusa kasama si Larry, si Melay, at saka si Jelay. Yan. Si Mean Almuete Lanusa. Kabet del Rosario, hello po dyan sa Hagunoy at saka si Kabolog. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po for joining us. Sister Mabel Makadangdang, Sister Jane Dingo, Sister Jesusa Kulanay, Ann Dixie, salamat. Kim and Aya and Miko, salamat. Arlene, Sister Arlene Uson, Sister Des Banganan and Brother Augusto, nawa ingatan ka patuloy ng Panginoon dyan sa iyong sa Laguna. Kanet Panganiban, magandang gabi po, salamat. Kuya Ray Gonzales at mga Gonzales family dyan po sa City Camp. Brother Buds Israel, Ann Dixie, Reina Jane Centeno, salamat Reina Jane. Sister Glenda Martin, Sister Jocelyn Ortiz, maraming salamat. Taga Novaliche, salamat sa pagsama mo sa amin. Sister Marivic Villasenor, Arian Jane, Ma'am Weng Ferrer, patuloy kayong pagalingin ng palakasin ng Panginoon. Ati Tess del Rosario and Tisha Oplem, welcome Monique Palitayan, welcome sa ating 8 o'clock habit. Sister Emma Gonzalez, CJ, De La Cruz family, at Brother Victor Valentino Lopez. Hello po. Sino pa? Pastor Florencio Bustamante, magandang gabi po. Thank you po. Nathan, Joshua, and Jade, and Lucky Bear, and Luning Neng. Salamat sa inyo for joining us. Faith, Jeff, and Roman. Thank you for joining us. Emersiana Mateo, maraming salamat for joining us po. Janice Talyara, welcome to our 8 o'clock. Gian Sherbo, thank you, Gian. Micah Ablasa, thank you, Micah. God bless you. Brother Jerry Garcia and Ate Joan and family, salamat po. Cyrene Tamiing, Wilmer Lynn, at saka si Wilma. Cyril Castro, Nanay Lilian Tolentino, magandang gabi at salamat sa pagsama mo po sa amin ngayong gabi. Amelie Facal, na-miss ka namin, Amelie. Paul Jetro Policarpio, Kay, Johan, and Mateo, hello sa inyong lahat dyan. Marnie Million, thank you for joining us. Sister Jane Dingo, Pastor Jeffrey Ocampo, marami pong salamat. Sister Nerissa Aduca at Brother June Aduca, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at proteksyon at kagalingan ng Panginoon para kay Brother June.
Lily Salanga, welcome. Shane Bituin, hello. Lourdes del Rosario, mga kamag-anak ko dyan sa Bulacan. Ma'am Arlinda Cruz, thank you po for joining us. Sister Emma Dorilag Aguila, salamat po. And kay Pastor Elmer dyan sa Batangas. Jubes Lopez, Jubes, patuloy kang pagalingin ng Panginoon at ang buong niyong pamilya. John Ray Sherbo, thank you for joining us. Sister Ellen Ong, Sister Suzette N. Painado, Sister Ann Dixie, Sister Arian Jane, Wilma, Tisha, Ate Che Pugoon, Mami Cecil and Doctora Ellie, Brother Aldwin, Sister Jonah and Brother Sian, Brother Ahmed and Mami Getty, thank you po. Edna, Nanay Lolita and Tatay Ador, Ma'am Abet and Kuya Jojo. Maraming salamat po for joining us tonight. Nawa po, patuloy tayong sumubaybay sa ating pag-aaral ng Sermon on the Mount. Alam ko po na sana ma-excite po tayo. May una tayo ngayon na assignment na tutugon tayo sa salita ng Panginoon. Let us be reconciled to those people na nakagalit mo, nagalit sa'yo. And don't forget to share, like, follow, and subscribe.